sa isang araw po. It's showtime! Sa June 2016 issue ng FHM Magazine, ako po ay inatasan na sumulat ukol sa buhay ng ilang mga kabataang nagbuwis ng buhay ng maaga para sa bayan, ang mga unsung young heroes. Isa sa aking mga isinulat ay ang dating student leader na si Edgar Hill Mirasol Hopson, mas kilala sa tawag na Edjop. Isinilang si Edjop sa Sampaloc noong September 1, 1948. May grocery ang kanyang mga magulang at sa murang edad, tumulong na sa mga gawain sa tindahan. Mula elementary hanggang kolehiyo sa Ateneo de Manila nag-aral si Edjop. Ngunit, maaga ring namulat sa pamumuhay ng mga mahihirap sa pagpunta-punta sa Boys Town sa Marikina na itinatag ng kanyang tiyuhing si Father Jose Mirasol. Kaya nang minsang marinig ang problema sa lupa ng kanilang kasambahay na si Sianing Pedrapan, kaya kinailangan niyang mapahiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi nito, "Hayaan mo, Sianing, balang araw, tutuklasin ko lahat yan para mataniman nyo ang mga yan." Noong 1969, sa kainitan ng aktivismo sa mga pamantasan, si Edjop ay naging pangulo ng Ateneo Student Council at pangulo ng National Union of Students of the Philippines o NUSP. Sa mga aktivista, siya ay itinuturing na isang moderato. Ang NUSP ang siyang nag-organisa ng malaking rally sa harap ng Kongreso noong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos, January 26, 1970. Kaya nga lang, sinamahan sila ng ilang mga grupo at nauwi sa kaguluhan ang lahat. Binato ang Pangulo sa pag-alis nito at naging marahas ang sagot ng mga pulis. Matapos ang apat na araw, habang nagkakagulo sa labas ng Malacañan, kinausap niya ang Pangulong Marcos at inusig ang Pangulo na pirmahan ng isang pangako na hindi papalitan ng konstitusyon at tatakbo sa ikatlong termino. Nagalit ang Pangulo at nasabi, "Who are you to tell me what to do? You are only a son of a grocer." Sa gabing iyon, apat na estudyante ang napatay. Nakilala mga araw na iyon bilang sigwa ng unang kwarto, First Quarter Storm. Naparangalan bilang isa sa 10 outstanding young men para sa 1970, inalay ni Edjop ang kanyang parangal sa mga namatay sa mga protesta. Tumulong siya sa mga taong sadyang sinunog ang mga bahay sa Bantay, Ilocos Sur. Sa Negros, nakita niyang paghihikahos ng mga sakada na hindi nababayaran ng tama. Kaya, kahit nagtapos ng BS Mechanical Engineer cum laude at nag-aral pa ng pag-aabuga siya sa UP, pinili niyang mag-organisa ng mga unyon sa kabila ng paghihigpit ng batas militar. Bahagi siya ng pinakaunang tagumpay sa mga panahong iyon sa La Tondeña. Ngunit, natulak siyang sumapi sa New People's Army. Nahuli noong 1979, tinorture, ngunit sinuhulan niya ang bantay at siya ay nakatakas. Sa 10th anibersaryo ng Batas Militar, September 21, 1982. Matapos na matunton si Edjop sa Davao del Norte, siya ay pinatay sa edad na 34. Nagtamo siya ng 9 na tama ng bala. Naiwan ang kanyang mahal na si Joy at tatlong mga anak. Nakatala na ang kanyang pangalan sa bantayog ng mga bayani. Sa mga Atenista, may tuturing siyang isinasabuhay ang spirit of magis, striving for excellence. Pero inalay ito sa inang bayan. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.